Hello guys, I'm back. Benji Palarangir at your service at ang iyong mabuting licensed real estate broker na magbibigay na naman today ng isang real estate update. Na-miss niyo ako, no? Dahil kasi nga marami nangyari sa akin and we're in good health at we will start vlogging again about real estate, business, and what we learn from life. So, guys, ano ba yung topic natin for today? Masyado lang, itong topic natin is very small lang for the HLBRB but napaka-importante ito. Itong pagbabago ng batas na to sa isang ahensya sa real estate. At magagamit nyo ito sa pag-handle ng yung mga concern about your real estate properties. Okay guys, before I give those updates to you, please subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button para magkaroon kayo ng updates sa aking mga videos and follow me to my Instagram para magkaroon ito. So guys, manood at matuto dito sa update na to. So, hindi ko na pahabain yung ating discussion. So, ano yung update na to? Ito yung real estate update ng HLURB. Ano ba ang HLURB? Ito yung House Land Use Regulatory Board. Okay. Ito yung ahensya na lahat papunta dito ang mga real estate concern niyo. About the developer, yung CUR nila, yung Certificate of Registration, and yung kanilang license to sell. So, guys, meron akong video about this. I'll provide you about ano yung dapat nyo malaman bago bumili ng isang real estate property or bahay, lupa, or condo yan. I'll provide a link below is a tip para sa inyo bago kayo bumili ng real estate property or dream home ninyo. So, para mag-guide kayo. So, ano yung batas na to? So, hindi ko napapaliban ano yung mga batas na to. Ito yun siya. So, ano yung batas na yun? Ang update ngayon is that Housing and Urban Development Coordinating Council or HUDC and Housing Land Regulatory Board have been reconstituted into Department of Human Settlements Urban Development or DHSUD since 2019 by the virtue of Republic Act 11201. The DHUD assumes the function of HUDCC and HLURB except for adjudication and being delegated to the Human Settlement Adjudication Commission. So, guys, bakit importante ko to sinasabi sa inyo yung update na to? Kasi, on our last video, ay lagi ko sinasabi yung HLURB. Kung meron kayo problema sa developer, pumunta kayo sa HLURB, pumunta kayo sa, kung may problema kayo sa mga concerns nyo about refund, or meron kayo, meron mga delinquent developers, pumunta kayo dun sa HLURB. Ngayon, DHSUD na siya. So, for your information to, dahil kasi importante to, dahil kasi pupunta to sa proseso natin, dahil kasi, lalo na sa mga ating kliyente, kung may concern sila about this matter. And secondly, if you want to check all the necessary document, kung maayos yung developer na bibilan nyo ng property, dahil kasi you need to check the certificate of registration nila, at saka yung LTS, na tinatawag or license to sell of the certain property. Ano yung mga dokumentong ito? Ito ay importante. Bago ka magtayo at magbenta ng isang property, kung ikaw ang developer, dapat meron kang COR, Certificate of Registration, sa Department of Human Settlements and Urban Development. At magbebenta ka, dapat po ay nakaregister na sa kanila yung project at saka yung developer na may inaayos sila o may kinatayo sila sa DHSUD. Di pa ako sanay sa acronym. Kasi nasa utak ko lagi yung HLURB. So, yun. So, doon kayo pupunta. So, meron silang website which is
dhsud.gov.ph para ma-check nyo yung mga updates ng mga developer o yung COR nila, certificate of registration and license to sell. So, yun lang yung mabibigay ko sa inyo na update for today for real estate. I hope may natulungan kayo dito sa bagong update or batas na ni-release for the real estate at sa mga nakakatulong ngayon, makakatulong ako sa mga kliyente natin sa real estate. So, guys, before I finish this video, nakikita ko na konti kayo nagpe-press ng bell button. So, please, press mo kayong bell button para mag-grow itong aking video, aking channel pala, sorry. At sana, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Okay, guys? So, guys, have a great day and see you to the next video. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Thank you so much for watching. See you again on my next video.